Jaylen Brown, mga idol, sinisinga ang mga referee kung bakit hindi nga naging maayos ang kanyang paglalaro. Sinabi niya nga sa kanyang post-game interview, mga idol, na nung first quarter nga daw ay super aggressive siya. At maganda nga rin daw ang kanyang pakiramdam, maganda ang kanyang paglalaro. Meron na nga siyang agad na 9 points noon, mga idol, hindi pa nga tayo umaabot sa kalahati ng first quarter. Pero nung tinawagan nga daw siya, mga idol, ng foul kay Gary Payton, kahit hindi niya naman daw nahawakan ito, ay na-change at na-apektuhan nga daw, mga idol, ang kanyang paglalaro, ang kanyang rhythm sa first quarter. Dahil kinakailangan niya nang umupo dahil dalawa na nga ang kanyang foul sa first quarter pa lamang. At ito nga, mga idol, panoorin natin ang tinutukoy ni Jaylen Brown na hindi naman daw foul kay Gary Payton. Well, ayon nga, mga idol, sa ating video clip na napanood ay parang hindi niya naman talaga, mga idol, nahawakan itong si Gary Payton. Talagang na out of balance ng siguro si GP2. At sinabi na nga rin ng mga announcer kanina, mga idol, na parang hindi nga daw talaga nahawakan ni Jaylen Brown itong si Gary Payton. Siguro at nagkamali nga lang daw ang tawag na itong referee. Kaso nga, mga idol, sana i-challenge ito ng Boston Celtics at nila Jaylen Brown kung alam niya naman na hindi niya ito hinawakan. Sana i-na-take away at naalis sana yung foul na itinawag sa kanya. Pero mga idol, sabi niya inaapektuhan nga daw siya nitong tawag na ito hanggang sa second half ng laban dahil kinakailangan niya nga daw umupo ng mas matagal dahil napakarami niya ng foul. Kaya naman, mga idol, parang sinisisi at sinasabi ni Jaylen Brown na kung hindi tinawagan sana ng referee etong hindi naman foul ay nakapaglaro nga siya ng mas maganda, mas mahaba at nakatulong nga siya sa kanyang team. Pero anyways, mga idol, kayo, ano bang opinion nyo dito about sa sinabi ni Jaylen Brown na hindi nga daw foul kay Gary Payton? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, Quinn Snyder ay aalis na nga bilang Utah Jazz head coach. At yan nga ay ayon na mismo dito kay Adrian Wojnarowski. Hindi nga nilinaw, mga idol, kung ano bang tunay na dahilan neto ni Snyder kung bakit nga siya umalis. Pero hindi nga lang yan, mga idol, ang poproblemahin ng team ng Utah Jazz. Dahil lang mabalita nga ito, mga idol, may report na din kay Donovan Mitchell na matapos ang balitang ito na unsettled nga daw siya, mga idol. At hindi niya nga rin daw alam at sure kung ano ang future niya dito sa team ng Utah Jazz. Mukha kang nag-aalangan na nga siya, mga idol, dito sa team niya ngayon. Dahil parang unti-unti nga nag-aalisan, mga idol, parang unti-unting nasisira itong team na ito. Ang pinangunahan pa nga yan ng kanilang leader, mga idol, ng kanilang head coach. Tapos dagdagan pa yan ng napakadaming trade rumors sa kanilang mga player. Kaya nga itong si Donovan Mitchell, mga idol, ayon kay Adrian Wojnarowski, ay parang nag-aalangan na sa team ng Utah Jazz. Pero anyways, mga idol, para nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan natin itong si Michael Beasley na magbabalik nga sa professional basketball. Matapos nga ng pagkapanaw ng kanyang magulang, mga idol, nagpahinga nga muna siya, mga idol, mura sa paglalaro ng basketball. At ngayong mukhang nakamove on na siya, mga idol, magbabalik na nga daw siya. Kaso hindi yan sa NBA, mga idol, kung hindi sa CBA, Chinese Basketball Association. Binalita nga, mga idol, na 7 figures daw ang kanyang kontrata. Milyon, mga idol, ang kanyang kontrata dito sa CBA. Ang minimum nga para sa mga import dyan, mga idol, ay 1 million to 3 million. Pero itong si Lance Stephenson, mga idol, na naglaro nga dyan noong taong 2020 ay nakatanggap nga daw ng $4 million mula sa kanyang Chinese team. Pero anyways nga, mga idol, yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!